Okay, ang diin po natin lagi kapag ka napag-uusapan po ang rapture, yung dadagitin tayo, aalisin tayo dito, yun nga po ang kadahilanan yung ayaw ng Panginoong Hesukristo na maranasan natin yung tinatawag na tribulation at great tribulation. Pag-ibig, pagmamahal po ang dahilan po niyan. Pero alam niyo po ba, pagtuunan natin ang pansin yung reaction ni Jesus kapag dumating yung rapture, alam niyo po ba, todo tawa siya noon, todo ngiti siya. Sa wakas, kapiling ko na kayong lahat. Kung masaya tayo sa rapture, hindi maipinta ang mukha ng Panginoong Hesus sa sobrang tuwa, sa sobrang ngiti. Galak na galak siya. Alam niyo po ba ang special possession ni Jesus ay ang mga mananampalataya, ang mga believers, ang mga born-again Christians. Tayo po ang pinakamahalaga sa Kanya. Kaya na-imagine niyo po yung day na makakasama na niya tayo forever and ever. Hindi maipinta ang Kanyang mukha sa sobrang kagalakan. Come, O blessed of my Father, and enter the place prepared for all of you. That's heaven. And I will give you each and every one of you mansions. Ang ganda po nung mga nag-comment, sabi nila, siyam na ulit daw na Jupiter ang lawak ng langit. Pero sa akin, hindi po. Ang Jupiter po, para sa akin, ay isang tuldok lamang. At ang langit po ay walang hanggan ang lawak. Yan po, para wala na po tayong diskurso. Sobrang saya ni Jesus. Si Jesus po yung talagang maligayang maligaya. Kapag kadumating na po yung araw ng pagdagit, yung rapture po. Ang rapture of the church po ay isang event na talagang mangyayari, paniwalaan man nila o hindi. At ang isa sa akin na dudurog nga nitong puso ko ay kapag nakakakita ako dito sa YouTube, may nakita po ako isang American preacher. Rapture is not true. I will debunk it. Kanya. Ba't nyo naman panunoorin yun? Alam naman natin totoo ang rapture. Tapos meron pong Pilipino rin, I think somewhere from Asia. Hindi raw totoo yung rapture. Nangyari na raw yung Antikristo, AD 70, sa katauhan daw ni Nero. Nakakalungkot po. Eh di wala silang blessed hope, katulad natin. Totoo po ang rapture. Ke paniwalaan man nila, ke hindi, ito ay magaganap. Hindi dahil sa sinasabi ko, o sa sinabi ko, o sa sinabi lang kahit na kung sinong Poncio Pilato, kundi dahil sinabi ng Biblia ni Apostol Pablo. Kay Pablo po inireveal ang rapture, sapagkat ang rapture po ay isang misteryo. Ang rapture po isang mystery na mangyayari sa mga born-again Christians lamang, sa mga Kristiyano, sa mga naniwala sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya, imagine kung paano nila nasasabing hindi totoo ang rapture. Dahil sa sinabi ng mga denominations nila, mas maganda mag-aral sila personally ng Biblia. Diba? Ako personally po eh, nung napag-aralan ko po ang Bible na mali pala yung institutional church, umalis ako sa institutional church. Although humahawak na po ako ng isang institutional church. Nangangaral po ko doon, pero nakita kong mali pala yun, inalisan ko po. At kami po ay nag-house church po. Amen? Kasi kung ano yung sinasabi ng Biblia, susunod tayo. Huwag natin pasunurin ang Biblia dun sa gusto natin. Hindi pwede yon. Ang Diyos susundin. Amen? Ang anong nakasulat doon, yaon. Amen. Pag sinabi ng Biblia, mali ang institutional church, mali nga yaan. Diba? So house church po ang pinasinayan ni Pablo tsaka ng mga apostol. Yung mga naunang apostol, sila Pedro, sila, ano pangalan nun? Santiago, whatever.
Pero si Pablo kasi ang pinakahahangaan ko eh. I'm a big fan of all. Kalahati ng New Testament na isulat niya. Susunod kay Jesus Christ, siyempre. Si Jesus Christ ang loves na loves ko talaga. Pero susunod kay Jesus Christ, si Pablo talagang pinakahahangaan ko. Kasi sa kanya inireveal ang Gospel of Grace. Amen? Although hindi siya kasama sa original 12. O may original 12 nga si Lord, pero Judas pa yung isa doon. Pinalitan ni Matias, di ba? So, yun po. So, kay Paul, isa po sa dahilan, kay Paul inireveal ang rapture. Kasi si Paul, apostle for the Gentiles like us. Amen. So, yun po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo. Amen. Pero, syempre, mahal din natin yung ibang disciples. Pero, syempre, may kanya-kanya tayong favorite. Lalo na isa akong hentil na naligtas dahil sa biyaya. At kitang-kita po natin, no? Pinakita kay Pablo yung blessed hope. Alam niyo po ba ang rapture ang tinatawag na blessed hope? Ngayon, kung hindi ka naniniwala sa rapture, Kristiyano ka, ang tanong ko isa lang, nasaan ang blessed hope mo? Wala. Kaya, mangyayari, aral-aral din pag may time. Ano? Yung kagalakan ng Panginoong Jesucristo, tara na, pasok na kayo sa langit. Tuwan-tuwa siya. Masayang masaya siya. Kinuha niya na tayo. Tulad din nasa picture na yan. Halina kayo. Pinananabikan ko na kayong makasama. Amen. Yun po ang buong katotohanan diyan. Kaya ang langit po ay walang hanggan ang lawak. Hindi natin siya pwedeng isukat sa ganito ang sukat, ganito ang zays. Ganyan mag-isip ang tao, pero ang Diyos, hindi. Diba? So, tayo po ay mga Kristiyano, at ang kagandahan po, meron tayong blessed hope, ang rapture of the church. Doon, sa oras na yon, sa araw na yon, we will be together with the Lord Jesus forever and ever. Sabi nga ni Natalie Cole sa kanyang awit, inseparable. Kaya kung di pa kayo subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Pakishare ang video nito. Napakahalaga. At yun, happy tayong lahat. We're waiting for Jesus anytime na dagitin na tayo and to be with Him forever sa rapture. Thank you, and Jesus truly loves us all.